So ayan, what's up mga boss? Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po muli ang inyong boss Noli Vlog, nagbabalik. Welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. Sa tayo ay naghahanda na naman para sa ating ilalaban na mga manok. So nagsiselect tayo din, nagpiprikon. So ganun po ang pag kukondisyon namin ng manok dito. Dumadaan po muna kami sa prikon. Hindi po kami nagsishortcut na porke ang manok natin ay marunong mamalo, makitaan natin na quality sila. And then nakita natin medyo magaling, magaling sa bitaw, po pwede nang ilaban. So hindi po tayo ganun dito mga boss. Dito po kasi sa atin, sinasala po nating mabuti yung ating inilalaban. Dumadaan po sila sa malalim na pagsusuri, so selection. So pinakadabes po sa lahat dyan yung selection, kasi huwag po tayo magre-rely mga boss kapag ang manok na ilalaban natin ay guwapo. Hindi po nakakamatay ang guwapo mga boss. Maari sa babae lang yan, pero sa manok hindi po. So ganito po yung ginagawa natin, nagpapaligo tayo. So ayan yung handler natin, yung katulong natin sa manukan, si Boy Chan. Ayan, nagpapaligo na siya mga boss. So ito yung gagamitin natin, hindi po natin ito breed. Ito po ay galing dun sa isang kaibigan natin na kay Boss Mark ng Red Level. Ito kung matatandaan nyo, ito yung ipinalit natin dun sa matanda natin broodcock dahil kursunada niya. So binigay natin, pinalitan niya ng dalawa. So ayan yung isang pinalit niya, ayan po ay yung John Bishop Kelso. Ito yung isa, ayan boss yung mga boss, ayan yung Perfection Roundhead. Perfection Roundhead po, ayan. So gagamitin na natin sila kahit sila ay bata. So ayan mga boss, dito po ang first step natin na ginagawa. So ito mga boss, dun sa mga nagtatanong kasi kung paano yung proseso ng pagkukondisyon natin. So ganito po yung ginagawa natin dito mga boss. Sa una, pinupurga natin. So dadaan muna sila dun sa matinding fasting. So dito ang ginagawa ng katulong natin, yung boss natin na handler, ay 2 days na hindi kumakain ang manok. Nakakulong lang yan mga boss, hindi po pwede pag nagpurga kayo ay nasa flying pen. Kailangan nakakulong sila sa folding para hindi sila makatuka ng kahit ano. So after 2 days saka po bibigyan ng 1 day bacterial flushing. So ang ginagamit natin pang bacterial flushing ay Amtil 500, kasi yun po ay amoxicillin, combination ng amoxicillin tylosin. So marami naman po kayong pwedeng gamitin na antibiotic na mabibili sa poultry supply. So ayan, after na sila ay paliguan, magbibigay po ng vitamin E. So ito yung binibigay natin mga boss, vitamin E, para gumanda, maging smooth yung kanilang balahibo. Ikaw na magbigay. So ayan mga boss,
binibigyan po natin sila ng vitamin E para maging madulas yung kanilang balahibo habang sila ay kinukondisyon. Alam nyo naman ang vitamin E ay nakakapagpaganda ng skin sa tao, yan po ay nakakapagpabata. So yung ito yung mga gagamitin nating ilalaban mga boss. Gray, kung matatandaan nyo yung inilaban natin na gray sa Forstag Derby, ito po ay kapatid. Yan, bali dalawa po yan. Nandito yung isa. Ayan, sweater gray. Apple brother sila. Isang yung inilaban natin na nanalo dun sa Forstag. O yan, tapos dito yung isa. Yung John Bishop. And then ito yung isa na Perfection Roundhead. So ito yung nanggaling kay Boss Mark ng Red Label Green Farm. So ayan, pinapaliguan na sila kasi sila ay pinapasok na sa preconditioning. Ayan, ayan po sila apat. Dun sa mga nagtatanong ng laban nito mga boss, hindi po natin sila ilalaban ng derby. So gagawin natin, hack fight lang lalabanan natin. Lalaban tayo sa 2 hits ulutan kasi hindi po sila advisable para sa derby. Bakit po natin nasabi? Ganito po yan mga boss. Sa selection po kasi namin, kapag po medyo ito mga boss, explain ko po sa inyo. So ganito mga boss, explain ko po sa inyo sa paglalaban ng derby, meron po kasi ang ideal na weight na dapat na nyong malaman, especially dun sa mga unang susubok na kagaya natin. Kinakailangan po kasi ang manok nyo ay nagre-range lang siya ng timbang na nasa 1.7 up to 1.9. Kasi mga boss, tandaan nyo, kapag po ang stags nyo ay nag-range siya ng example 2.40 o 2.50 o 2.1, so ang mangyayari nya mga boss, mapapalaban kayo dun sa mga masyadong mabibigat na kalaban. So dapat ang gagawin nyo lang sa pagsiseleksyon, pipili kayo nung nasa hindi siya masyadong malaki. And then dapat unang-una ang hahanapin nyo kapag po kayo nagsiselect ng inyong mga stags na ipapasok sa derby, yung mahaba ang paa. Kasi mga boss, unang-una kapag po ang stag nyo ay maigsi ang paa, tapos mabigat ang timbang, ang mangyayari niyan, ragabyado na kayo sa taas ng manok nyo. So ang tendency niyan, kawawa yung manok nyo mga boss. So dapat unang-una i-consider nyo yung mahaba ang kanilang mga paa. At nasa ganun, hindi kayo lugi pagka sila ay nag-angatan. So malaki ang chance nyo na kaya nyong talunin yung inyong kalaban. So wag po kayong pipili ng masyadong mababa ang sukat. So sa atin, yung ilalaban natin, kaya ako sinabi sa inyo na hack fight lang yung lalabanan natin, kasi nga po hindi siya ideal para sa derby. Since na pwede naman tayo lumaban ng derby, kaya lang syempre kawawa naman yung manok natin. So gagawin natin, hack fight lang yung lalabanan natin, pero same process pa rin, pares pa rin ang pagkukondisyon yung gagawin natin. So dito mga boss, ang ginagamit natin na mga supplement, so same lang dun sa ginagamit natin sa pagde-derby. So ang ginagamit natin dito, gumagamit tayo ng vitamin E. So ito,
pinaliguan ng ating kasama, ng ating handler, magaling na handler, si Boy Chan. Shout out kay Boy Chan. So, ang pinapainom natin, sa una, pagka sila ay pinapaliguan natin, nagbibigay tayo ng vitamin E. So, ito mga boss, madali lang hanapin ito. Makakabili kayo nito. So, ito binili natin. Sa mall kasi natin ito binili. So, madali lang ito makabili. Ito yung ginagamit natin kapag sila pinapaliguan. And then, kapag pinaliguan nyo po yung inyong mga manok, so, kinagabihan, mag-injection tayo ng B-complex. And then, continuation, meron po dapat kayong oral. So, yung oral na ginagamit natin dito, sumubok tayo, na nag-try tayo, na nag-research tayo ng ibang gamot na ginagamit natin. And then, yung the last time na pinakita ko sa vlog ko dun na hinahalo natin, mga boss, meron tayong isang syrup na hinahalo dun sa kanilang patoka. So, yun po ay gamot na pang bata, mga boss. So, tinry natin, instead na gumamit tayo ng Levimin GK. So, yun yung binigay natin. So, kasi yun po yung makakapagpalakas ng kanilang immune system during kanilang conditioning. So, yun yung binibigay natin na panghalo dun sa kanilang pinakain. Isa pa, mga boss, ang benefits po nun, mas magalang kumain yung mga manok nyo at mas madaling magkaroon ng muscle. Hindi po siya magkakaroon gano'n ng taba, muscle po, maglilin siya ng muscle. So, mas lalakas yung kanilang palo. So, ayan mga boss, naipakita ko na sa inyo yung mga manok na hinahanda na naman natin sa ating ilalaban. So, dun sa mga nag-aabang uli ng laban na to, mga boss, subaybayan nyo lang. At dun sa mga nagtatanong nung kung paano tayo nagkukondisyon, eto mga boss, kagaya nung dati, ipapakita po natin sa inyo uli lahat ito. Simula sa kanilang pagpiprikon, kanilang kinakain, kanilang supplement, kanilang training. Hindi nga lang natin po pwedeng ipakita yung kanilang spar. So, yun lang mga boss. Dito na natin tatapusin ang ating munting vlog, hoping na kahit papano nagustuhan nyo yung ating munting vlog. So dun sa mga nanonood at manonood pa, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yun lang mga boss, dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Dun sa mga boss natin dyan na dito mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then hit yung ating notification bell. Yun lang mga boss. Maraming salamat. Good luck.